siya. Hi guys! Magandang gabi sa inyo. Salamat sa lahat ng mga manunod ng aking simpleng video. Magandang gabi. Nais ko kayong batiin. Lalo na sa lahat ng mga nandito sa Middle East. Mga kagaya kong OFW. Mga kagaya kong sa loob ng bahay lamang. Dito sa loob ng bahay lamang gagawa ng kanilang mga video. Dito ang aking munting siguro paglalagyan ng mga video ng ganito, wala po akong mga magarbong gadgets. Ito yung simpleng mobile ko lang aking gagamitin. Sana suportahan niyo ako, susuportahan ko rin kayo. Maraming salamat. Kung panonoodin niyo ang mga bidyong ito. Sa mga video ko, lalo na ito, itong una kong gagawin. Sana dito sa video na to, babahagahinan ko kayo or babasahan pala ng isang verse sa alinmang aklat sa Bibliya. Patnubay sa atin sa araw-araw na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Kailangan nating magbasa ng Biblia para naman may guide tayo. At para lalo na kapag nalulungkot tayo, kapag masaya tayo, kailangan natin ding magbasa nito. Salamat sa Diyos sa lahat ng mga blessings na binigay niya sa atin. Ayan. Ito pala. Gusto ko kayong basahan nito sa aklat ng Mateo chapter 4. Pamagat ay ang sermon sa bundok. Ayan. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga malinis, pinagpala ang mga nilalait at inusig ng mga tao, at pinara pa paratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna na sa inyo. Ayan. Ba maganda ang message nito. Ayan. Hala, pinagpapala talaga ang mga taong ang inaasahan ang Diyos. Sila ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Kasi ang inaasahan lang nila ay ang Diyos talaga. Ang Diyos ang kanilang patnubay. Yung mga nagdadalamhati, pinagpapala rin ng Diyos basta't may pananalig sa kaniya. At yung mga mapagkumbaba, lalong-lalo na. Kaya lahat tayo always magpakumbaba. At yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, lalong pinagpapala ang mga yun. Ayan, medyo maganda ang pinapahiwati ng verse na to sa aklat ng Mateo. Sundin lang natin ang mga sinasabi sa Biblia. Gawin nating guide sa araw-araw para malabanan natin ang mga pagsubok sa araw-araw. Lalo na tayong mga OFW, malayo sa pamilya. Mahirap malayo sa pamilya talaga, kaya hindi natin maiwasan ng maging malungkot, mag-isip ng masama. Pero kung magtitiwala tayo sa Diyos Ama at susundin ang kanyang kalooban at magbabasa tayo ng kanyang mga salita at isa sa puso natin ito,
Tiyak na magiging matatag tayo at matibay sa lahat ng pagsubok. Ayan na lang po muna, babahagi ko sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panood ng simpleng video na to. At sana inaniyahan nyo kayong suportahan nyo ako dito sa aking munting channel. Maraming salamat po. Paalam!